So, wala talaga nakakaalam sa anak niya? What about her heir? This Jessica? Eh, lalo namang wala. Kasi hindi nga sila nagkakilala ni Madam eh. Oo. Lumabas lang siya nung namatay na si Madam. Para kunin yung kayamanan niya. Para talagang matanda itong magsalita, no? Cute ba? Go! Pwede mo na rin kurutin yung pisngi ko. Carmen, napansin ko lang, no, na mahal mo si Rene. So, kung devoted ka sa kanya, okay ka lang ba? Eh kung ayaw mo magkwento, okay lang naman. Hindi. Pero kung gusto mo rin, makikinig kami. Kung makakatulong, di ba, na magkwento ka sa amin. Sabi nga ng mga kaibigan ko, minsan parati na akong nagpapatanga dahil sa pagmamahal sa kanya. Ako yung lagi niyang tagpuan pag may problema siya. Pag may nililigawan siya, ako rin ang ginagawa niyang tulay. Kaya lahat ng kalokohan niya, alam ko. Lalo na sa babae. O, ano na naman to? Asal sa bahay eh. Pinupuntahan ako ni Gladys. Akala ko ba break na kayo noon? Oo nga. Eh, hindi niya pa alam eh. Bukas na sasabihin sa kanya. Don't tell me. Dito ka na naman makikitulog. Oo, ayaw mo. Ito naman oh. Lakas-lakas mo humilig eh. Eh, ditakpan mo nilang tinga mo. Ikaw oh, lahat na lang ba akong mag-iisip para sa'yo? And yet, nagustuhan mo pa rin siya. He's my best friend. Kaya tanggap ko lahat ang sa kanya. Ang lagi niyang sabi sa akin, ako lang yung babaeng nakakapagpatinong sa kanya. Isang araw, na-realize namin kami na pala. Mahal pala namin ang isa't isa. But it wasn't easy. Our relationship became a series of breakups and reconciliations. Iisa lang naman ang dahilan. Ibang babae. Maraming babae. Nagbibintang? Alam mo rin, palagi ka na lang ganito eh. Palamig ka nga. Saan ka pupunta? Rene, bumalik ka dito! Yun nga lang. Tuwing may kalokohan siya, lagi ko siyang napapatawad. Ganun na siya bago pa man naging kami. Bago ko pa man siya inahan. Hindi ba siya nagbago para sa'yo? Rene will always be Rene. He's an overgrown kid. Very immature. I consoled myself with the fact na tulad nung dati, nung magkaibigan pa lang kami, ako yung babaeng constant sa buhay niya. Girls come and go sa buhay niya rin eh. Pero ako yung laging nandun. Sa akin siya laging bumabalik. Dumating na ako sa point na sabi ko sa kanya, wala na yata siyang kasalanan na hindi ko kayang patawarin. Pero iba na pala. Magkasal na kayo. Yun dati okay. Biglang hindi na okay. Lalo na. Nagmamabae siya. Huwag mo na akong paikutin! I know there's something going on between you and Jackie! Alam mo naman pala eh. Bakit nagtatanong ka pa? O ano? Alam mo naman na ganito ako, di ba? Sorry na. Wala yun.
Hindi ko naman mahal yun eh. Ikaw ang mahal ko. Sige. Nagbabago na ako. Sorry na. Of course, hindi siya nagbago. Rene will always be Rene. Ang inaasahan ko lang, kung magkaanak kami, siguradong maiiba ang priorities niya. Siguro magiging seryoso na siya sa buhay niya. Hindi kayo nagkaanak. Nagpa-check up ako. After years of trying. Baog pala ako. Nung nalaman niya ni Rene, he was really disappointed. Akala ko malas na kami. But it turns out, marami pang paparating. Anong nangyari? Bakit ka naman uminom? Alam mo naman may pasok ka pa bukas eh. O talaga. Oh. Wala nang pasok bukas. Was fired. Bakit? Anong nangyari? Rene naman, pangatlong beses mo nang masisanti, ah! Walit mo din, no? Hindi nga ako pwedeng may boss! Magdinegosyo na lang ako. Kasi hindi negosyante si Rene, nalugi ang tinayo niyang bar. And soon after, pati lahat ng savings namin, nawala. Bakit mo siya pinabayaan? Because I wanted him to be happy. Kahit hindi ko siya nabigyan ng anak. Pagkatapos noon, it's all downhill for us. Wala na mapirmihang trabaho si Rene. Ang sweldo ko napupunta sa mga utang namin. And worse, kahit ako na ang kumikita sa amin, hindi pa rin siya tumigil sa pambabae niya. Takot akong mawala siya sa akin. Matagal na yung pinagsamahan namin. Ayokong masayang lahat yun. Ayokong itapon lahat yun. Rene! Rene, sandali na! Rene, huwag mo akong iwan! Pero kahit sa sarili ko... Rene, huwag mo akong iwan! Hindi ko na kayang ipaliwanag kung bakit nandun pa rin ako. At siguro, kahit siya napuno na rin sa akin. Kaya isang araw, naghiwalay na kami. Maraming beses ko nang binalak mag-file ng divorce. Alam ko namang meron siyang iba. Pero hindi ko magawa. Hanggat isang araw, namalitaan ko, may sakit na pala siya. Ilang beses na siyang inaatake sa puso. And he already underwent a bypass surgery. During those times, Rene had no one but me. Iniwanan siya ng girlfriend niya noong nagkasakit siya. Kaya, inuwi ko siya sa bahay namin. Doon ko siya inalagaan. That was when I realized kung bakit hindi ko siya nagawang diborsyuhin. Because all these years, umaasa pa rin ako na kapag nagsawa na siya, tulad ng magkaibigan pa kami, sa akin pa rin siya babalik. Dahil mahal ko pa siya. Somehow, kahit alam kong dahil yon sa sakit niya, siguro tinupad din ng Diyos ang hiling ko. Bumalik na sa akin si Rene. Pero mahina na ang puso ni Rene. Ang sabi ng doktor, maaari na siyang mamatay kapag inatake ulit siya. Alam ito ni Rene. At isang araw, may pinagtapat siya sa akin. Siguro daw parusa ng Diyos ang mga nangyari sa amin. Dahil bago kami magpakasal, may isang tao siyang inape at sinira ang buhay. Kaya
kami bumalik sa Pilipinas para makahingi ng tawad sa taong yun. Bago man lang siya mamatay. Kay Ana man nalastas. Pero pagdating namin dito, it's too late. Patay na pala si Ana. Ay, naku. Pasensya na kayo, ha? Kasi ano'y apektado siya dahil magkapangalan sila ni Madam Ana. Sandali, susundan ko lang siya. Madam. Uy, Madam. Okay ka lang? Mukha ba akong okay? Eh, bakit ba nagagalit ka? Eh, hihingi na nga sa'yo ng tawad. Ano yun? Akala niya, kung nadagdag nila akong buhay, papatawanin ko lang yung asawa niya na ganun? Ganun ba kadali yun? Napakasamang tao ng lalaki yun! Madam, mukha namang nagsisisi na nga eh. Siguro dapat patawarin mo na. Eh, ikaw nga dyan, di ba? May mga masama ka rin namang ginawa sa ibang tao, pero tignan mo sila, oh. Pinapatawad ka naman nila. Tsaka, oh, masama ka. Masama siya. Magkasundo kayo. Sophia, stop trivializing how I feel. Sige, masama ako. Sige, sabihin natin monster ako. Hindi ibig sabihin na okay lang na sinaktan niya ako. Hindi ibig sabihin na deserving siya sa pagpapatawad ko. Kung halimaw ako, siya ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. What? I hate him. Thank you, ah. Thank you, nurse. Mga insan, mukhang may masama yata akong nasabi kay Madam. Galit sa akin eh. Nako! Huwag mo isipin yun. Masamang tao naman yung kutong lupa na yun eh. Insan, pwede ba? Awat muna tayo sa ganyan. Awat muna. Insan, seryoso ata si Pinsan eh. Sige, ano ba sinabi mo? Siguro nasanay lang ako kay Madam na pag ginatake mo, marunong dumipensa. Na sali ako sa kanya na malakas siya. Na kaya kang paikutin. Ayun. Nakalimutan ko na pwede rin pala siyang masaktan. Kasalanan mo naman pala eh. Masama yung ginawa mo eh. Oo nga naman, Pinsan. Eh, tao din naman yun. Mm. Hindi, wala to. Ayaw mo pag-usapan. Gusto mo, samaan na lang kita. Madam. Madam. Sorry, ah. Pasensya ka na dun sa mga sinabi ko kanina.
Alam ko na masyado akong naging epal. Kaya, sorry ulit ah. Bakit pa kasi ang kulit mo? Bakit pa kasi kailangan mo laging ipagduldulan sa mukha ko na kailangan kong patuwarin si Rene? Eh, kasi madam, gusto ko lang naman na maging okay ka. Dahil nakikita ko na apektado ka pa rin. Tsaka kung dala-dala mo lagi ang galit na yan, di ba, paano ka magiging okay? Minsan, pinabalikan ko yung buhay ko. Yung mga desisyon ako, nagkamali ako. Kahit anong plano ko sa buhay, nagkamali pa rin ako. Saktan pa rin ako. Mahirap tanggapin yun. Nainalaw ko, nasaktan ako ng isang tao ng ganun. Eh, madam, ayun na, nandun na yun. Nasaktan ka na. Kesa sa mainis ka sa sarili mo, di ba, harapin mo na lang yung pagkakamali nun para hindi ka na masaktan. Anong harapin? Eh, sa halip na magalit ka sa taong yun tungkol sa isang bagay na hindi mo naman na mababago, bakit hindi mo na lang siya tulungang kapag-move on? Para ikaw, ganun din. Anong gagawin ko? Sophia, anong ibig sabihin ng tingin na yan? Hmm? Madam, maghanda ka. Kasi babalikan natin ang anak ninyo, si Trisha. No! No, 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 and no! Kung bakit ko kailangan gawin yun? Eh, para tulungan ng ex mo. Diba, hindi ka na nga niya inabutang buhay. Eh, kahit man lang yung anak ninyo na si Trisha, kahit hindi niya na nga niya makausap eh. Basta makita lang niya na maayos yung buhay. Para yung isa man lang sa mga agenda niya kung bakit siya umuwi sa Pilipinas, eh, matupad. I still don't see the point. Bakit ko pa kailangan tulungan siya? Wala naman talagang rason, madam eh. Wala. Kaya lang, eto, nabigyan ka ng pagkakataon para tumulong sa isang taong nangangailangan. At sa kasong to, tayong dalawa lang naman na makakatulong sa kanya eh. Bakit? Kasi tayo lang naman na nakakaalam kung saan naroroon si Trisha. So, kapag hindi ko siya tinulungan, ako pa ngayon ang masama? Parang gano'n na nga, madam. Kasi tandaan mo ha, di ba gusto mo makapasok sa langit? Malay mo, test ito sa'yo. Test? Anong test? Tignan mo ha, itong mga nakaraang araw, bakit lagi mong nakikita si Rene? Hindi kaya parang talagang nagbibiro ang tadhana? Baka naman may rason itong pagkikita ninyo. Which is? Para tulungan ng isang taong napakalaki ang kasalanan sa'yo. Para mapatunayan mo rin na talagang nagbabago ka na. At madam, pag naipasa mo itong test na to, malay mo, ma-extend ang 100 days mo. Ano po yung discharge slip nyo and you can leave anytime. Salamat. Inhintay ko lang yung misis ko. Thank you, sir. Thank you, Ren. Han? Hi. Sila yung nagtatrabaho sa The Toy Company. Si Sophia and her friend, Anna. Hello po. Teka. Namumukhaan ko ito eh. Di ba ikaw yung sumampal sa akin sa restaurant? Ay, naku po. Eh, pasensya na ho talaga kayo ha, dun sa nangyari. Kasi akala ho niya kayo yung kaaway po namin. Kaya pasensya na po talaga. Anna, humingi ka na ng sorry. Sorry ka. Anong sorry? Hindi siya nga may kasalanan sa akin eh. Mahiyain po. Pero sorry daw po, sabi niya. Wala na yun. Alam niyo, nagpunta ako rito para hanapin ang isang Ana. Sa bagay, nagkatotoo rin naman. Kaya nga lang eh, ibang Ana ang nakita ko. Han, sabi ni Sophia, wala talagang nakakaalam tungkol dun sa anak ni Ana Manalastas. Pero
may itutulong naman daw sila. Tulong? Opo. Kasi yung mga pinsan po namin, mga private investigators po yung mga yun. Expertise po nila yung maghanap ng mga tao. Kaya matutulungan po nila kayo sa taong hinahanap ninyo. Eh, kung tutulungan ninyo ako, magkano naman ang kakailangan ninyo? Nako, wala ho. Hindi ho kami naniningil. Gusto lang po talaga naming makatulong. Bakit? Dahil kaibigan kami ni Carmen. Right? Yes. Rine, we need all the help we can get right now. Eh, kung makakatulong naman sila, why not? Natanggapin natin. Iba nga. Pasensya na kayo sa tono ko kanina. Alam niyo kasi, itong mga panahon na ito, mahirap magtiwala na lang ng basta-basta sa mga tao. Kahit noon pa naman eh, mahirap nang magtiwala. Maksaktan ka lang nila. But that's just me. Mapagbiro itong batang to eh. No? You know, I like you. Ano po, bale, ite-text na po namin yung mga pinsan po. Excuse me po. Ika na nga, mama ka na. Hello? Sophia, are you really testing my patients? Kanina pa ako naghihintay sa'yo ah. Eh, hindi sir, pasensya na ho kayo. Hindi ko lang maiwanan yung emergency pero pupunta na ho ako dyan. Okay, maghihintay ako. I want you here now. O ano bang kailangan? Hinihintay na daw niya ako doon ngayon. At sabi niya, I want you here now. Sus, pabayaan mo na yun. Rachel ang pangalan niya ngayon. Ipinapon siya sa mga Bustamante ilang araw matapos siyang ipinanganak. Paano naman kayo nakasigurong ang Rachel ngang yan ang tunay kong anak? May kilala ba kayong Digna? Digna? Anong familiar sa akin yung pangalan? Sino ba siya? Si Digna ang dating katulong ni na Ana Malalastas. Oo, naalala ko na. Yan yung ano eh. Minsang pumunta ako sa bahay nila Ana. Siya nakahuli sa akin. Pinalabas nga ako. Dati niyang amo ang mga Bustamante. Mayaman naman ngayon, pero walang anak. Sa kanila ay pinampun yung bata. Sa utos na rin ni Ana Malalastas. Paano mo namang naalaman lahat yan? I'm sorry. I do not reveal trade secrets. Rene, Carmen, kailangan ding maintindihan ninyo na una, hindi alam ni Rachel na ampun siya. At saka, mas makakabuti na hindi nila malaman yung totoo. Sige. Tapos, pangalawa, ayun, may sarili na siyang pamilya, may asawa at anak, tsaka isa na siyang abogado sa Amerika. Akala ko ba pupuntahan natin siya ngayon? Wala naman pala siya rin sa Pilipinas eh. Yun na nga yung pangatlo, pupuntahan natin yung bahay na kinalakihan niya. Di ba sinabi mo na gusto mo siyang makita? Yung bahay na yon, doon mo makikita yung klase ng buhay na naranasan niya dito. Kaya kung okay sa inyo, pupuntahan natin yung bahay na yon, nandun na yung pinsa namin. Ito na ang hinihintay mo, Rene. Makikilala mo na ang anak mo.